sa inyo dito. Ayan o. Itong alaman. Tingnan mo to guys. Sa Manila nito guys. Ito yata yung snake plant. Sa Manila nito guys. Bibili ka sa isang paso. Napakaliit. Magkanong halaga. Pero dito, tumubo lang sa likuran ng bahay namin. Itong halaman. Hi guys, good morning. Welcome to my vlog. Ayan guys, yung mother ko bagong ligo. Nakaligo na kaming dalawa dahil dahil umagas na yung tubig, kaya nakaligo na kami. Ayan po sa niya oh, tabi-tabi sa kanya oh. Hello, Meng. Hello. Ayun si Nilabti, katugon daw siya. Nana, ligad. Ginabtan ka? Gilabtan ka, rusa. Bantayin si nanay, ha? Bantayin si nanay, ha? Ayaw biyay, ha? Ha? Oo, bantayin. Ato bang, Ali? Na, ato bang? Ato bang? Bantayin si nanay, ha? Ha? Ming, bantayin si nanay, ha? Ato bang? Bantayin si nanay, ba? Uy. Bantay si nanay ha. Tubang. Bantay si nanay ha. Uy. Katugon. Katugon. Ayan ang pusa guys. Yun yung kasama ng mother ko dito. Pag sila. Pag babalik ako sa Manila. Sila na ang dalawa magkasama. Bantay si nanay ha. Bantay si mother ha. Ha? Ayaw biyay si nanay, ha? Ayan. Renay! Hi! Ina, hi! Hello, hi. Guys! Hello, guys! Hoy, Frisco ng mother, oh. Shout out, Alma! Hi, Al! Shout out, Alma Stevenson! Ayan, si nanay, Al, oh. Bagong ligo! Kumusta daw, Al? O, kumusta po daw, Grita? Gahuwa, Tomas nanay. Huwag ka na sa mong makabakasyon para kita-kita daw dali sa Bohol. Ito yung mga tanim ng nanay ko dito. May malunggay siya, oh. Tapos, ito yung mga bulaklak niya. Ang gaganda ng bulaklak niya, oh. Ito yung mga tanim ng halaman ng nanay ko dito sa amin. Alaga niya ito. Pag tag-araw na walang ulan, siya nagaan talaga niya magdilig para lang hindi mamatay itong mga halaman. May orchids din siya guys, kaso lang wala pang bulaklak. Yan ang orchids niya. Yan. Tapos dito guys, mayroon siyang sibuyas. Kunti na lang ito dahil na yung iba bagong tanim na. Ayan, ito yung bagong tanim niyang sibuyas. So, iba naman. Kaya dito guys, pag magluto, kagaya na magtinula o magisa, lalabas na lang dito sa labas ng bahay at pipitas na lang dito dahil may sibuyas na. Bali, ang binibili na lang sa palengke is luya, sibuyas at bawang. Oh, yung sibuyas bang, sibuyas bumbay, tapos luya at saka bawang. Dahil itong sibuyas dahon, hindi na binibili dahil pipitas na lang dito. Nagtatanim talaga siya. Dahil masarap kasi ito guys pag ihalo sa yung kahit anong luto guys, masarap siya. Lalo na sa magkilaw ka, lagyan mo nito, masarap din yung kilaw na isda. Kilawin. Ayan. Ito yun ang sampayan dito. Sa probinsya kasi ganito ang sampayan kasi hindi kasi siya nangangalawang. Kung ang sampayan kasi guys is yung alambre, pag umulan nangangalawang, kaya ang ginagawa dito is kawayan. Magkuha lang ng sanga ng ano, madrikakaw, yun ang itanim para mabuhay. Tapos doon ilalagay yung anong tawag nito, yung kawayan para doon magsampay. Pwede rin hanger ang ilagay o pwede rin isampay mismo sa sa kawayan yung kumot or towel. Ayan. Tapos mayroon din siya dito guys na ano, yung rose, kaso lang, huminto na siya pag pamulaklak. Nung nakaraan daw, ang dami ng bulaklak nito. Ngayon,
kuminto siya, pero may mayroon naman din na mailan-ilan, kaya lang di kagaya nung nakarang buwan daw na ang daming bulaklak nito. Kagaya nung dating umuwi ako, nagkataon yung marami. Ngayon, ano siya, parang naghinto na siya pag bulaklak. Baka sunod buwan daw ito is dadami na ulit ang bulaklak, kasi mayroon naman siyang ano, ha? Gaya nito, oh. May palabas na siyang ano, ito sumisibol na pati ito. Yan, pabulaklak na yan siya. Tapos ito naman guys, namulaklak to na eh, di ba? Oh. Itong halaman na to na, anong pangalan nito na yung halaman na to na eh? Hindi nakalimutan ng nanay ko yung pangalan ng halaman na to. Pero ano to siyang halaman na to? Namulaklak to siya guys ng puti. Ayan. Ayun pala, mayroon pala sa dulo guys na bulaklak. Ayan o. Oh. Ito yung bulaklak niya guys. Kulay puti. Ayan o. Oh. Yan yung bulaklak nito. Para siyang karorotsi guys. Pero hindi naman siya karorotsi. Nakalimutan ng mother ko kung anong pangalan nito. Yan siya. Tap, yan. Yan ang tanim ng mother ko dito. Tapos, may papaya din siya, guys. Ayan o, dalawang puno. Ito yung pagdating pa lang namin, nagpitas na kami. Eh, naka dalawang pirasong kain ako dito sa hinog na to. Tapos, yung auntie kong kasama kong dumating dito nung pagdating ko, nakadala ng tatlo. Tapos, kahapon, nakapitas din kami dito ng dalawa. Binigay ko sa kapitbahay namin kay Mila yung isa. Kasi gusto ni Mila kumain ng yung crunchy-crunchy pa guys. Yung isaw-saw sa suka. Ayan, tanim niya yan. Ang dami na daw tong bunga. Yung una daw bunga nito guys, ang lalaki. Tapos ito ngayon, medyo maliit na. Pero may malaki pa rin naman siya. Halo malaki at maliit. Ito pa rin oh. May tanim din siya dito oh. Sa Manila to guys, yung iba yata nito binibinta eh. Bibilihin mo nakapaso. Pero dito, tumutubo lang kusa ito. Ang pangalan daw nitong bulaklak na to is kusmos. Ayan, napaka nice ng bulaklak. Kaya ibang iba talaga sa probinsya. Malamig kasi ang ano dito, lugar. Lalo pag maulan ng maulan, madami siyang tutubong ganito. Kung natandaan nyo dati sa una kong video, nung nakauwi ako dati, ang daming ganito dati dito. Kaso ngayon, konti na lang ang tumubo. Ayan. Napaka nice ng bulaklak. Ito rin oh. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Kininay, anong unsay nga nini? Kining puti. Ayan, hindi ko kila. Kalimutan ko yung pangalan nito guys. Ang ganda rin to siya, ang bulaklak. Tapos may papaya na namang bagong tubo oh. Dito guys, may malunggay din ang nanay ko. Maraming tanim ang nanay ko ditong malunggay. Mga limang puno yata to. Kaya yung ibang mga kapitbahay namin nanghihingi dito. Binibigyan naman ng nanay ko. Basta itong puno na to, hindi niya pinapakuaan ng dahon dahil dito siya kumukuha pag nagsasabaw ng isda. Kasi ito dito, daanan lang. Hindi nakakatakot kung madapa siya. Doon kasi sa likod, may mabato kaya pag may manghingi ng malunggay, doon niya ituro na doon magkuha, hindi dito sa harapan ng bahay. Itong halaman na to, mayroon dito sa Manila. Naalala ko, yung iba, binibinta ito, nakapaso. Paragayo ang tawag sa amin nito. Yan yung ano. Puno guys, ano daw to eh? Abukado. Baka next year daw, mamulaklak ito. Kaya pag nag-stay ako dito next year, kung awa ng Diyos kong sortihin dito sa akin channel, mag-stay ako dito, baka next year mamulaklak man to, makakain ako nito ng bunga na to. Namunga na pala to? Mas ano pa naman to guys daw, malagkitan na abukado pag namunga ito. Minsan kasi abukado guys, kahit maliit pa, namulaklak na siya. Depende yata sa lugar kung maganda yung lupa. Guys, ayan guys. Oh, may saging. Pero hindi pa to pwede pitasin kasi bata pa siya. Baka next month pa daw to. Kaya pagbalik ko sa Manila, hindi rin ako makadala siguro ng saging. Dahil ano pa siya, maliliit pa lang. Dito kasi sa amin guys, pag nagpitas ka ng saging, kailangan
bago mo pitasin is may hinog na siyang isa man lang para sure ka na ano talaga siya yung matanda na. Kasi masarap kasi kainin pag nahinugan na sa puno guys yung saging. Masarap sa ingin. Ito namang bayabas, wala na siyang bunga. Yun, makikita mo may bunga, yung patay na bunga yan, di pa na, ano, di pa na lagas. Noong unang uwi namin dati guys, ang lalaki ng bunga nito. Hindi ko alam ngayon kung bakit huminto ang bunga, tapos yung dahon niya, parang naglalagas. Baka magpapalit lang siya ng panimbagong dahon. Kaya sana wag ito mamatay dahil yung sa kabilang puno na malaking puno ng bayabas, patay na siya. Kaya wala, pinutol na ng nanay ko. Yun yung maraming bunga na. Yung bunga niya guys is, yung pag binuksan mo yung bunga niya, na para siyang halo pula. Hindi siya puti pag binuksan mo. May parang papaya ba? May parang pula. Parang pula siya or ano bang kulay. Kung ano, kung tawag pa sa amin is limbahon. Pag diri sa Bisaya, bayabas na limbahon kasi para siyang pula sa loob. Dito sa likod guys, ayan, may dalawang puno na malalaking malunggay. Pag may kapitbahay kami maghingi, pag lumago na yan, ginagawa ng nanay ko, sinasabihan na putulin na lang yung sanga para tutubo ulit. Kaya ayan, bagong tubo siya. Tapos may rin din ditong tanglad. Kaya yung nanay ko, pag gustong magsabaw o maglaga, wala na problema. May malunggay, may tanglad, mayroon ding papaya. Tapos dito sa likodan ng bahay namin guys, kasi ito yung area dati yung hindi pa naputulan ng paan ng nanay ko. Ito yung area ng babuyan niya. Yan ang makikita mo pa yung simento. Kaya lang yung bahay ng baboy is nasira na. Kasi nung bago naputulan ng nanay ko ng paa guys, may babuyan siya dito. Maraming baboy ang nandito. Kaya tuwing January at saka May, pagpista dito, maraming bibili dito ng baboy sa nanay ko. Minsan naman kung maikakasal dito sa amin, pumupunta para bibili ng baboy. Dahil marami talagang babuyan ng nanay ko noon. Nahinto lang nung nangyari na naputulan siya ng paa. Kasi yung nanay ko guys, hindi kasi niya na monitor na siya is diabetic. Nagsampay lang siya ng sinampay yata yun, naka-apak siya ng yung pako. Tapos nagpa-check up naman siya agad. Kaso hindi gumaling kahit binigyan na siya ng injection sa doktor ng anti-titano, hindi siya gumaling, parang lalong lumala yung sugat niya sa paa hanggang namaga, kaya tumawag siya sa kapatid ko na sana uwi daw muna kami para mabisita siya dahil natakot siya nung time na yun dahil ang kirot daw talaga, hindi siya makatulog dahil masakit ang paa niya. Kaya yun hindi pala na monitor na siya diabetic, kaya naputulan siya ng paa. Kaya ngayon ang paa ng nanay ko is artificial na. Guys, may ubi din dito guys na iwan ko lang kung tinanim ng nanay ko to or tumubo lang ito. Ayan. Tapos doon ako kumuha nung isang araw guys ng papaya na hindi napansin ng nanay ko na hinog na. Pero parang may pahinog na rin yung isa. Lapitan nga natin. Parang pahinog na rin yung isa guys. Baka pwede nang pitasin. Ayan, pwede na ba? Ayan, pwede na nga yung siya. Ayan. Mamaya ko napitasin, guys. Ayan na to, guys. Sa nanay ko rin ito. Ayan. Ito, kusta daw ito. Kung sa Manila pa is... Dito sa Bisaya is kusta. Sa Manila is latundan. Ayan siya. Maliit na puno lang siya. Ayan. Yan na sagingan ng nanay ko. Tapos, itong punong malaki, guys. Ano ito? Tipu. Yung bunga nito is, pag sinangag mo siya, para siyang mani. Sinong nakakain ng tipu? Ewan ko kung ano sa Tagalog ito. Basta malaking puno ito. Noong kabataan pa namin, guys, maliit na puno pa lang ito. Pero ngayon, ang taas na ang laki, oh.
yung bunga nito kusang nahuhulog to pag inaano ng pag nahinog na siya na kinakain ng ibon, tapos yung liso nahuhulog. Nung maliit kami guys, araw-araw tuwing umaga dito kami sa puno mag-aabang kung anong mahulog na liso. Kinukuha namin 'yan, tapos ibibilad, tapos isasangag at kainin namin dahil masarap siya. Ang lasa niya is mani. Kaya sino nakarelate ng or sino nakatikim ng tipo na ang lasa niya is mani. Isasangag mo lang siya tapos kainin mo na, napakasarap. Ngayon guys, doon tayo banda sa ano, doon sa banda do area doon, overlooking siya sa dagat guys, pakita ko rin sa inyo. Tour ko kayo dito sa paligid namin. Sa likuran ng bahay ng nanay ko to. Ayan, may buko guys. Oh. Hindi ko lang alam itong buko na to kung mayroon ba ditong buko o matanda na. Kasi plano ko kung may aakyat, makiusap ako na pakuha ako ng buko. Dahil mula dumating ako guys, hindi pa ako nakakain ng buko. Dahil walang aakyat, itong puno na to guys, noon, hindi to tinanim ng nanay ko. Nakakuha lang siya ng niyog, pinabayaan niya hanggang may tumubo, tapos nilagay lang dito niya hanggang lumaki, hanggang ito na guys, namunga na siya. Pati itong mangga, hindi rin to niya tinanim, liso lang din to na nilagay niya hanggang tumubo. Tapos ngayon, para lang siya, natumba lang siya nung malakas ang hangin, kaya naging ganyan na, napaganon siya. Ito naman guys, yung parang kubo, ito yung dati namin CR, nung hindi pa nakagawa ng CR sa loob ng bahay, yan ang CR namin noon. Itong CR na yun, ito yung CR guys na may ledoro siya pero ang pag gumamit ka, bagsak lang sa lupa. Diretso sa lupa siya. Tapos pag napuno, i-close mo na yung lupa. Tapos gagawa ka ulit ng panibagong hukay. Yun gagawin mo ulit na CR. Ganon dito sa probinsya noon guys. Na hindi pa uso dati yung CR na nasa loob ng bahay. Kaya ganito, ito yung luma. Kaya ito din hindi sinira dati dahil kung kami uuwi, marami kami. Tapos may gagamit sa loob ng CR sa loob ng bahay. Pag hindi, may ibang na si CR na dito tatakbo. Pero ngayon, hindi na yata pwede itong CR-an pa sa loob kasi baka hindi na matibay ang sahig nito. Mahirap na, babagsak. Kaya ang plano ng nanay ko, ipapasira na lang ito, patatanggal. Kasi hindi na rin naman magagamit kasi baka hindi na matibay ang sahig nito. Mahirap na, baka may maaksidente. Ganyan ang CR dito. Kaya sino nakarelate ng noong kapanahunan na ang CR is nasa labas ng bahay na maghuhukay ka lang ng malalim tapos ikutan mo ng ganito na ano ng kawayan na parang kubo. Tapos yun na yung CR sa loob. Tapos mag-plus ka pa rin ng tubig pero isang tabo lang, bagsak na siya sa ilalim. Ganun ang CR noon. Ngayon kasi guys, dahil ano, modern na ngayon, bagong ano na ngayon, ang mga CR kadalasan dito sa amin ngayon is nasa loob na ng bahay. Style syudad na. Kasi nung kapanahunan, ganito talaga. Yung iba nga noon guys, sabihin man na, aminin man natin hindi, no, iba talaga noon, noong kapanahunan namin, yung ibang walang CR, kung nasi CR, tatakbo lang sa mga, ano, mga gubat-gubat doon mag-CR. Pero mula nung binawal, kailangan talaga bawat bahay gagawa ng ganito. Maghuhukay, tapos lagyan na yung ledoro, tapos ikutan na ng ano, yung kawayan para dun si CR. Kasi binawal na rin sa katagalan na mag-CR kahit saan dahil nga hindi maganda sa kapaligiran dahil nagkakalat yung amoy, kaya binawal yun mula noon. Wala na ganong taong tatakbo sa mga madamong lugar para si CR. Tapos ngayon naman guys, dahil nga kadalasan dito sa amin is nakaangat-angat na sa buhay kasi yung iba may anak na siman, yung iba naman nag-aabroad yung anak, yung iba naman kagaya ko dati nagkakatulong kami sa Manila, na masukan kami ng katulong uyaya, kaya nauso na ngayon na ang CR na sa loob na ng bahay. Kahit maliit man siyang CR pero hindi ka nalalabas ng loob, sa loob ng bahay, na sa loob na. Ayan guys. Kwento ko lang sa inyo yung buhay kasi ganun talaga sa probinsya eh. Lahat namang nakatira sa probinsya ganun noon. Pero ngayon, bihira ka na makakita na CR na sa labas ng bahay. Kasi makabagong, ano na, makabagong, hindi na kagaya dito noon na makaluma. Ngayon, bago na kasi ang style ng mga tao. Kasi yung iba, umasinso na. Kaya ang CR na sa loob na talaga ng bahay. Ngayon guys, dito naman tayo. Hindi ko ilam ito kung pinatanim tayo ng nanay ko. Ano to eh?
Yung kamuting kahoy to guys, hindi ko alam kung pinatubo lang to dito o tinanim ng nanay ko. Sa likod ng bahay namin to, dahil yan ang bahay namin, oh, sa likuran. Yung bahay namin guys, simple lang, maliit lang. Hindi lang na renovate dahil wala nga sa budget. Eh, yung nanay ko hindi na lang kaya kasi wala na siyang income. Dahil nga naputulan siya ng paa, kaya ayun, hindi na nagawa yung bahay namin. Kaya okay lang, importante, may matulugan kami, hindi kami maulanan, oras na mag-ulan. Tapos guys, may pakita ko sa inyo dito. Ayan o, itong alama, tingnan mo to guys. Sa Manila nito guys, ito yata yung snake plant. Sa Manila nito guys, bibili ka sa isang paso, napakaliit, magkano halaga. Pero dito, tumubo lang sa likuran ng bahay namin, yung halaman na to. Kaya nga sabi ko eh, yung mga halaman sa Manila na napakamahal ng presyo, dito sa bukid, hindi pinapansin na sa gilid lang, tumutubo lang sa mga gilid-gilid. Ayan o, ang dami. Hindi naman ito tinanim, kusa lang tumubo dito, sa likuran ng bahay namin. Kaya kung next time na kung mag-stay ako dito, baka kukuha ako dito ng ipaso. Ngayon, hindi muna ako kukuha na ilagay sa paso dahil wala namang mag-asikaso pag bumalik ako sa Manila. Dahil hindi kakayanin na nanay ko magdilig ng marami dahil nga artificial na yung isa ng paa. Kaya next na lang pag umuwi ako dito mag-stay ako, kukuha ako nito at itanim para ilagay sa harapan ng bahay. Ayan o. Sabi ko,